Araw-araw nagdadasal po ako. Naawa na ng bigay ng grasya. Salamat po. Salamat sa inyo lahat po. Ano na ang income mo, Nay? Saan ka na kumukuha ng... Saan ka na kumukuha ng kabubuhay mo, Nay? Wala na si tatay. Mga anak ko may mga asawa na. Umiingi naman lang ako sa mga anak ko. Bibigyan naman ako ng paragastos ko. Sino sa mga anak mong madalas magbigay? Sino daw po yung madalas magbigay sa inyo? Oh, nagbibigay naman po. Sino po? Sino sa mga anak mo? Kasi yun ang bibigyan natin ng share. Sino po dyan? Wow. Share ka pa nalalaman. Tasa ka ba yung mga anak? Sino po dyan? Pero may mga anak kung inaalagaan nila si Lola. Ito, si Mite. Ito, ate. Ito, si Imelda. Imelda. Opo. Ikaw yung kasama dito sa bahay. Ito, sino ito? Kadarating lang. Nanay ako. Kayo din, anak din kayo. Pangalan kayo. Elizabeth Pinera po. Ayun, si Edith. Anak nyo rin? Ano po? Oh, ngayon lang lumabas. Saan ka galing? Sa likod. Narinig niyo yung sharing, ano? Narinig niyo may ibibigay kami share sa anak, ano? Naglabasa kayo, ano? wala pa pong testamento dito. Pinatigil ko muna ngayong college. Bakit? Eh, pinatigil ko dahil wala ngang tuition siya. Anak nyo yan? Hindi, apo. Apo? Anak mo? Apo. Si nanay ang gumagastos? Apo, wala din po akong trabaho eh. Yung anak ko lang pong panganay ang may trabaho. Ayun. Ano pong trabaho, ate? Yung sa sign artist po. Ayun po siya. Ay, naka-itim. Sign ayun, artist. Kumukopya ng, mga pirma, ganon. Hindi po. Nag-design ano po. Nag-design. Oh, 1, 2, 3, 4, 5. Lima na. Ikaw, anak ka rin po. Bunso po. Ah, lumabas din yung bunso. Ah, nagsisilabasa na sila. Puro babae, anak nyo. Una pa ng dalawa yan. Pito. Pito yan. Ayun. Puro babae, Nay. Lima rin, anak niyan. Ito, tatlo. Ito, lima. Oh, alam niya lang ito. Naiya naman rin akong mag-ingi sa kanila dahil may pumapasok. So, saan nilagay yung susi? Saan mo nilagay yung susi? Wala ka daw lalagariin. Ang inong anak mo. Tawa. Nalagay eh. Si Ate Imelda, paano mo inaalagaan ang nanay? Pag ano po, pag gabi po, may katabi siyang apo na isa dyan kasi dito po kami natutulong mag-iina. Oh. Pero sa gabi lang po, meron siyang isang kasama niya sa bahay. Paano naman yung mga gamot niya? Ano po siya, meron siyang oras pa ang pag-iinom niya. Alam niya po yung oras ng pag-iinom niya. Pero ang tanong ko po, ang tanong natin, kayo po yung kasama nila rito. Apo. At si nanay din po, saan naman siya kumukuha ng pambigay sa inyo sa pag-aaral ng bata? Lalo kasi minsan apo. Po, meron po nagbibigay sa kanya sa padasal niya. Eh so, minsan po kasi, madalas magpadasal din, marami po yung nagbibigay. Kumisa, paano po nagpapadasal? Anong padasal po ito? Siya po nagdadasal sa mga patay. Ah, talaga? Apo. Tapos yung mga anniversary, ganun po siya tinatawag dito. Para magpadasal. 40 days. Ayun. So, kayo po ate, kayo yung mukhang nakakaangat-angat sa buhay. Kasi naka-retainer kayo. Ay, oo. Sa baba. Tsaka ang damit, Kuya Jose. Kayo naman po, anong nababahagi natin sa magulang natin? Dahil mula nung bata, inalagaan tayo, ngayon nag-iisa na. Ano po ang naibabahagi nyo? Alam po, nakakaiyak po talaga yung mga ganyang bagay. Talagang nakakaiyak po. Alam na magulang ko po yung ginagawa ko sa kanya. Kahit malayo po ako. Taga San Juan po ako, Tagig po. Dumayo po ako dito, sa San Juan po ako nakatira. O, tapos? Sa Palaran din po, na sumali po rin ganito. Opo. Ngayon, pag dumadalaw po ako kahit papano, may binabahagi po ako. Kahit na ulam, ganun, mga pera, kaunting ano lang. At saka lagi kong dinadalaw. Yun po ang naise-share niyo. Ayun nga po. Kasi ang dami naman niyang anak din na kapatid ko nandito rin sa lugar. Oh, kaya ako bahala na sila, di ba? Ako lang naman po. Tinitingnan ko na lang dumadalaw po ako sa kanya. Yan, maganda yung tingin. Matingnan mo lang, oo. Ayun nga po lang. Pinapakita ko lang sa magulang ko dahil ako po, mayroon na po akong... Kagaya niya, may pamilya ako, may asawa pa naman. Tama. At hindi naman po ako byuda. Dahil byuda na po sila lahat. Tama. Ano pong anong trabaho niyo po? Ako po naman, nag-uumpisa pa lang po ako nag-cater. Ano po? Cater. Magandang trabaho po yan. Noong 20 ko siyang ni-improve hanggang lumalaki po. Naka 100 pieces na po akong... Maganda. Good news. Is that a good news? Right. Very good. Wow. Para sa tatay niya. Ang tatay nila, marunong magluto. Alam naman ang magulang ko kung paano ako nagtayo ng business na gano'n. Very good, very good. Kasi forever ko mong gagampanan po kasi cater po, hindi basta-basta po. Basta huwag pabayaan ng nanay. Ayaw po. Si ate naman po, lipat tayo. Kayo po si ate. Elizabeth Pinera po. Pinera. Kayo naman po. Ano? Yes, na-byuda na po ako nung March pa lang. Isa lang anak po. Gabi-byuda nyo rin lang.
O tapos ano naman po ang naitutulong natin kay nanay? Ako po naman kung nandun ako sa anak ko. Lapit nyo lang po yung mic nyo at baka kunin ng apo nyo. Ayan po, napupunta po ako rito kasi yung anak ko doon, sa kabila, doon ako nakatira po. Doon ako kumakain pa po. Kasi nakasangla yung bahay ko po dahil sasama ko po. Magkano po nakasangla? 150 po. 150? Opo. Sinabi niya, 150. Huwag natin dadagdagan, oh. Ha? 150. Okay, next. Kayo po. Nakasanla daw siya dahil sa asawa. Ano ba ginawa ng asawa? Ano ginawa ng asawa? Ba't naisanla? Pinagaw na sa ospital po siya. Ah, nung nagkasakit? Opo. Ang tagal namin ho po sa ospital. Kaya ay sinabi naging sakit. Po. Wala kami po akong ano po naging sakit? Ano po yun? Yung na-stroke, mild stroke, pangatlo na po. Tapos yung minonya po. Minonya? Ano yung minonya? Minonya, yung ginagawa niya pag magpuprito ka. Mantika, hindi yun yun. Okay, sige po. 150 po, ano? Okay, kayo po. Ikaw naman po. Ano po ang pangalan? Si Bileng Prado. Ano, Kulango po. Okay. Ano pong maitutulong niyo po kay nanay po? Piyuda po o ano? May asawa po. Ako naman po, kung meron akong ulam, nabibigyan ko siya. Yan, mahalaga yan, yung ulam. Mo. Kung ano mga pagkain namin sa loob ng bahay, naaabutan ko rin kahit papaano. Ay, salamat po. Yung maliit na bagay, maganda po yan. Okay, next. Ate, kayo po. Isa-isa. Talaga po yung ano, nagbibigyan ng pagkain. Pangalan po. Kayo taga-Bileng. Edith Prado po. Edita Prado. Walang asawa? Walang asawa? Meron. Ay, Prado eh. Opo. Hipag ka. Opo. Oo, okay. Paghipag po, hindi masyadong tinatanong ko sa lahat. Salamat din naman anak. Didugo eh, didugo. Mga anak lang. Anak lang po, okay. Eh, pero inlo maganda, lang, inlo. Maganda yung... Tulungan, ano, tulungan, ano? Nanay, ano ang gusto mong sabihin sa inyong mga anak? Ang gustong sabihin ko po, huwag na akong aawayin. Ano dyan? Tiro-turo nyo. Ay, hindi nyo po, tiro-turo. Inaaway. Puro mabuti yung sinabi nyo, may nang-aaway pala paano, sa inyo eh. Paanong inaaway kayo, nay? Paano? Kasi kung minsan, sinasaway ko sila, oh. Eh kung may pera, oh. Huwag nang isusugal. Sinusugal pa? Kino! Alam nyo, nay, mukhang wala akong bibigyan, mukhang kayo lang. Paturo mo, paturo mo. Sino-sino dyan? Sige po. Wala po dito. Ay na, masama magsinungaling. Nandoon sa trabaho niya. Prayer leader ka. Nagiinom din. Prayer leader ang patay. Anong sugal? Anong sugal? Anong sugal? Anong sugal po, Nay? Iinom. Tapos inom. Ano? Inom. Mag-tungit. Tungit. Tungkolan! Anak niyo ba yan? Yan nga nandiyan sa TV. Tungit. Ayan, malakas sa tungit. Ito. So yun lang naman. Dito sa mga nandito, meron ba kayong sakit ng ulo dyan? Paminsan-minsan. Sino? Yang tataa, nanay. Tataa. Ano, Meg? Yang tataa. Yung sino tataa po sa kanila? Sino hindi po? Siguro kung may problema sila, napagsasabihan ko, nagagalit sila sa akin. Naku. Ngayon, eh sabi ko dahil para pareho tayo walang trabaho, mag-unawaan tayo kasi wala tayong pambiling ulam, pambiling bigas. Ibig sabihin na yung pati pambili ng ulam, kinakapos kayo? Ano pa kami, tubig, ilaw. Bakit kayo pa sumasagot lahat? No, hindi nyo dapat iniintindi yun. Oo nga po. Ang dapat sa inyo, inaalagaan nila na hindi kayo dapat pagtrabahuhin 86 pa. 86 na eh. Hindi po, dahil siyempre, naiinip naman sila kung minsan walang pera. Umuutang sa akin, wala nang bayaran. Eh, bakit po sa inyo pa umuutang? Ganun talaga yan eh. Siyempre, nanay eh. Hindi na magbabayad talaga kasi imbis na sabihin, naipahingi, naipahiram, o ganun. Ano ba naman, hirap na yung magulang natin. Kailan kayo titigil ng panghiram pag nakahiga na si nanay? Na wag naman sana, wag dapat ganun. Dapat si nanay, sila yung binibigyan, hindi siya hinihiraman. Pambili ng gamot, kinakapos na yung nanay natin, di ba? Tama po. Kaya okay. Minsan inaisip ko nga nawala ako dahil inisip ko ang buhay ko. O, di ba? Teka, bigyan muna natin ng boss yung saving si nanay. Ito muna. Para meron kayong ipon pangbili ng gamot. Boss yung saving number one. Number one. Yan ako. May butikang kasama yan. Ang saya-saya sa ibraga. Ayan, nakita niya ba, nanay? So, pakpintoy. Nakita niya ba, nanay? Ang lakas pumalakpang ng mga nasa likod, ha? Oo. Para sa inyo po yan, nanay. Pagkamot, tama. Kasi iniisip ko naman gusto ko mabuhay pang mahaba. Tama. Marami nga akong apo. May apo na sa tuhod.
Eh, gusto ko matulungan naman sila kahit ng trabaho ko pa naman. Ayun ang gusto kong sabihin ko. Salamat po dito po sa pamilya kong gamot ko, sa lahat-lahat. Kusin, sa lahat sa inyo po, salamat sa pag-unawa niyo sa akin. Ako ang nakaswerte sa pagpunta niyo dito. Opo, si Jose po ito, si Jose. Opo. Wally. Alden, May. Ang ganda niyo. Nasaan si Lula? Wala po mamaya. Kasama si Lula. Yung si Lula po. Kasamang singhot. Opo. Si Lula po, after, bago po mag-itbulaga, lumalabas si Lula. Opo. Lula? Wala si Lula. Lula Valdez, di ba? Nandito sa kapila. Nakidnap! Yula yun! Ah, Yula ba yun? Ah, Nay, at para po doon sa mga anak, pasensya na po kayo at hindi naman po kami nangihimasok sa mga anumang pinag-uusapan natin dito. Okay. Pero sa tingin lang po natin, kahit gaano po kahirap yung buhay natin, nasanay kasi tayo na, Nay Penge, Nay Penge. Sana naman po, sa edad ni Nanay, at alam natin din ako, Milo, sana tipit-tipirin natin yung panghingi. Opo, sana kung may maibibigay tayo sa kanya, ibigay na lang natin. Huwag na natin bawasan kung ano man yung meron siya. Kasi unang-una yung panggamot na matanda. Nasimangot ang na. Nasimangot yung mga anak. Nasimangot. Isa lang yung pumalakpak. Nakapusangot eh. Oh, yung pumalakpak, yung kasama sa bahay. Oh, eh, napansin ko yung rin. Ibang mga anak pala siya taga-Bukay na lang. Oh, yung mga apo, kayo naman mga apo. Alagaan nyo si Lola, ha? Oo, huwag pasaway. Baka kayo pasikat, patigas pa rin ang ulo, ha? Ayun, hindi nakapag-continue nagpasok ngayon dahil wala akong pambayad po. Oh, tamo, kayo dapat pa rin. Dapat hindi na si Nanay ang sumasagot. Huwag nyo na pong kay Nanay, ipasagot lahat o ipapasan lahat ng obligasyon sa apo. Alam nyo, ang Nanay, hanggat may nakikita yan sa apo, sa anak, bigay ng bigay yan eh. Hindi niya iniintindi. Pre, Nanay yan eh. Oo, hindi niya iniintindi. Pero kayong nakakaintindi, sana kayo na'y umunawa para sa magulang ninyo. Ha? Huwag matigas ang ulo. At para sa inyo, ako'y natuwa. Para po sa inyo, palakpakan natin yung mga anak nila. Napaka... Palakpakan. Palakpak lang po, ha? Wala po. Galing mo. Galang pahaps. Galang pahaps. Parang walang humihingiti, ha? Ang tanong ka pa ng 150. 150, pagkakasala. Sino nagtatrabaho sa inyo? May anak nyo? Apo, ay anak ko. Isa lang anak po. May anak din yun? Opo, ito po. Kailan maririmata? Sa ano po? Sa next year pa po. Next year? Oh, next year. Oh. Next year pa pala. Kaya yan. Pag-ipunan nyo. Next year, bago mag-next year, lumipat na kayo. Parimata nyo na yung bahay nyo. Ganyan talaga ang buhay natin. Ganyan. At eto na po. Nay! Para po sa inyo. Carson. Nay. Eto na po. Pambili ng gamot. Ipang-ipon po at kung pwede po para sa sarili nyo, Nay, itipirin po natin yung pera na wag po nating masyadong ibigay kung alam nyo po na mapupunta lamang sa hindi maganda. Itabot po natin para sa inyo po, para sa gamot, pang-start ng maliit na negosyo, at syempre po, pang-panood ng Imagine You and Me. Ayan! Ito po, Nay, nagregalo po ng Itbulaga, tanggapin nyo po ang... 60,000 pieces! 60,000! Congratulations! Salamat po! Salamat po, sabay-tabi. Tago niyo mabuti. Sinukso ko ka, tama yan. Tago niyo mabuti, kamo. Tago niyo pong mabuti yan ay lahat na napanalunan niyo kasi ang total niya ay 100,000 plus bossy savings. Congratulations! Tago niyo po yung pera. Sana po sa mga anak, kung ano man po yung nakita natin nandito, eh, para po sa... Tinanay po. Tinanay po. Opo, huwag baka araw-araw, lahat kayong lahat. Iiyak pa kayo. Okay, mabalik tayo sa sharing. Ito, sharing. Ito, mag-sharing tayo doon sa mga dabargan sa atin dyan sa barangay. Ito, all right. Ito na po. Ito na po. Congratulations po, Nanay. Congrats. At sa mga nanay. Ano pa ang kinitay natin? Taguig City, Bayanihan na!